leader on this rock na may code name Rhino Sana Alls. Sa Valcuta for the Sicilian Agatsu BP for this export. And we have Devour for this league. So wala intro. Ito na po. This could possibly be the last game para sa ating second series. Pero tingnan natin kung ano gagawin ng Ilocos Norte. Alam mo, Lex, nung nag-rank game ako with friends, may tropa akong diba, natapos yung game, natalo kami. Sabi niya, teka lang madami ko, may gagawin lang ako. Akala ko naman kung ano yung gagawin. Bumili siya ng ano, Grock Rhino skin. Sabi niya, baka daw lumakas yung Grock. And nanalo kami nung nag-rank game kami dahil ata sa skin, men. Siyempre naman. Pero ito lang nga po, nagkakaroon po ng invasion dito. Tatlo, laban sa isa. Uy, si isa lang ka nag-i-invade, mga kaibigan. Grabe naman pala yung ano doon, akay doon, isa lang ka nag-invade. Pero sa bottom lane, merong umisa. May umisa. Ano lang pala yun? Pakitan tao lang. May pumipeke sa bottom. At oo, dina-invert lang kanilang attention. Merong palang isang Joehead na nag-ano, na nag-nanaka. Tama nga naman, no? Joehead having that ano buff ngayon sa red buff ng Ilocos Norte. At eto si Ling goes in trying to kill the Chu, but Chu with his sneaker was able to escape the hands of two Ilocos Norte members. Eto na po si Akai with his 1,000-pounder. Pumasok, tumalon. Si Selena trying to take down Grock. Ngunit masyado pang makunan si Grock, mga kaibigan. Tamang Mamba out labang. Labang po ang Pasig City when it comes to harassment. Pero yung pera, pantay pa rin ang parehas na team, mga idol. Yo. Tama-tama. Gusto ko yung alawa, yung tapang ng Akai dito. Hindi siya takot mag-face check, hindi siya takot mag-invade kahit mag-isa siya. And personal, ganun yung gusto ko sa isang tank. Kasi gumagalawan siya. Kumbaga, ako bahala sa inyo, mga kaibigan. Sa inyo pa ako bahala. Dito sa top lane, mukhang merong happenings dito. Tama ka pa sa lumpia. Pero na-stand dito. Rock, use, flicker, and first blood sa main over. Kasi hindi na natin pila ng flicker. In pa nga, si Bruno and Nakai was able to take someone out. I think that was si Midori. And gabi naman nyo, sunod-sunod. Sa bot lane naman, may napitas din na isa. That was a 4-for-none in favor of Pasig City. Grabe, sa top at saka sa bottom nagkaroon ng bakbakan sa land of po. And ano, mabilis pa sa fast, nagkalamang po ng 2,000 agad ang Pasig City with the help of the... Oh, yun na nga po, namatay pa nga si Joel sa under the turret, ano. Top and bottom lane po, basag na. Ngunit ang gagawin ng Ilocos Norte, makikipag-trade na lang sa middle lane nila. Ano? Sasabi, hindi na rin naman na sila abutin. I-trade na rin natin ang middle lane. Ngunit ang tanong, aabot ba? Kasi nandito na si Akai, susubukan, kumontes, tumalon. Hurricane Dance, ngunit naipit. Naipit nga ba? There goes the ultimate. Takas tamang takas na mga katropa. Eto, nagkakaroon ng habulan. Si Cecilio with the Purify, maitatapon siya. At ayun, with the... Ayun na nga. With the four people ganging up on Sicilian, katapusan na. At ayan, nasipa pa ng Chu ang ating Ling. Patay na with the help of the Pana. Abyssal Arrow. Shoot sa banga. 0-8 run with the help of Pasig City. Grabe. And it is just 3 minutes in sa game. Galit na galit ang Pasig. And actually, ito yung dapat nilang ginagawa. Kasi species sila eh. So, ma-utilize ang Selena. Speaking of Selena, 301 lang naman ang ate mo. And maganda din yung mga ejector ng Joehead. But, pag naging patient ng Ilocos Norte dito, may chance na maikot or ma-turn things around naman nila yung game na to. But, the Pasig City was able to secure the first turtle. Tama hampas ng lumpia dito. Pero now, pag-dash out naman si Selena, tamang tingin-tingin lang sa Gedli. Tamang hampas ng lumpia. Anyway, ayun na nga po. The Abyssal Harrow hits again kay Sicilian, mga kaibigan. Palo ng si Selena at tamang Mamba out lamang para kay Selena, mga katropa. Ang ganda po ng ano doon. Ganda po ng initiate doon. Tama. Parang hindi nag-limitis yung pana. Ay, tinamaan na naman, no? Mga kaibigan. May magnet yung pana, men. Ejector, boom! Oh, ayun na nga! The pana! Tumigil ng Gotham Inferno, pero kalmot-kalmot dito, Tom does go down! Pero nakamakaalis mo yung Selena, parang hindi answer is though, na-shutdown bigla na Exburg natin dito, wala na pong armor! Siguro yung ma-Exburg, Denver tumalon, nag-ultimate, pero makukuha, but the Selena decides to join the party, nag-ultimate natin dito, but show waiting for the proper time to strike, but nakapag-disengage na po ang blue team natin dito. Mali lang yung flicker ng Selena. Dapat pababa. Hindi pa puntang tower. At yun,
Grabe naman ang Way of the Dragon doon. Grabe with matching TP by doon. Dr. Marchu. Oo nga. At ayun na nga po, huminto po at inintang pa. Ejector Smart Missile Combination. Ang Ling. 114 run in favor of Pasig City. Mukhang may hirapan na talagang makabawi ang Ilocos Norte. Mukhang ang inyong balwarte hanggang Ilocos lamang hindi alaabot sa balwarte ng Pasig, mga kaibigan. Gabi naman yung mga linyahan ni Lexa Gunampana, did not connect. Tapos yung first up ako naipit dito. Si Naus, walang gagalaw. Silence ka. No, because of Inferno being used as well. Pero paalam kay Cho naman dito. Medyo umaasim naman ang ating Pasig City. Pero okay lang, masyado na malaki ang lamang nila. 6,000, 1K per minute ang lamang nila, mga katropa. And now they're going to take the turtle. Tama yan. Smart, ano yan, smart move. Palaki mo lamang ang lamang habang hindi makapalag ang kalaban. Para sa dulo, wala nang gagawin yan si Ling. Lalo na kung lalaki lamang nitong mga to, kaya patayin ni Ling solo, kaya patayin ni Choed solo, kaya patayin ni Bruno solo ang Ling later on this series of the game. No? So we will see kung paano makakambak ang Ilocos Norte. At eto si Akai, nakikipagbesuhan kay Grak. Pero alam mo, nalilitan ako din sa sprite ni Grak eh. Normally, nalalakihan ako sa kanya. Yung mga iba niyang mga iba niyang skill. At ayun, Way of the Dragon with the combination of Smart Missile and Ejector. Kumbaga, nasa Erika na, hinata ka ni Johed pababa, tapos sinapok ka ulit, tapos sinita ka ni Chu, combination, ganun ginawa nila. At eto, inultihan ni Bruno. Bruno, 1,000 crits sa pwet ni Grak. Mga kaibigan, with the help of the Hurricane Dance, nahawi ang kalaban. Grabe naman ang Akai. Ito po, there goes the Spana. Walang tinamahan. Tamang mamaut na lamang. Tamang disengage dahil hindi nakakayanin pang kumalag. 216 ang pointing dito. Madam, anong gagawin ng Ilocos Norte para makabawi? Pumuputok ang critical, pero feeling ko kailangan nilang umiwas sa mga full-on 5v5 fights. Kasi the more they lose, the more na nakaka-snowball yung Pasig City. Pero kasi at this point, ano pa ba ang dapat ko ng Ilocos Norte kung di ipilit ang clash? Kasi, ayan o, clash after clash yung Pasig City, hindi sila pinapay. Kaya yun yung Chope lang pumasok bigla. Ling forced to use his ultimate para lang hindi siya mahuli ng Cho dito. Mabilis naman mag-clear ng wave yung Ilocos Norte dito, but I'm so sorry to say this, pero nakuha na ng Pasig City yung tempo na gusto nila ng flicker away of the dragon. Ako po! Napakasakit naman nun. That's sadly being used as well. Nag-kill sa main over sa Bruno ultimate dito si Sicilian, pero pumuputok talaga ang critical ng Bruno natin dito. Muntik nang mawala si Expert Gun. That was a one-for-one trade na start dito na aliyup. Grabe naman pong Johed na to. Garit na garit kahit Brock ang kanyang katapat. Ed, medyo nag-overstay nga lang na shot on tigla. Gets taken out by the Sicilian. Very exciting yung mga galaw ng Pasig City. They're not the ones na gusto nang nagpa-farm. Gusto talaga nila bakbakan. Ang kanina medyo nag-farm lang sila kasi they have a Claude. So they're trying to makakuha man lang yung first item ng Claude bago sila pumalag. But this lineup na ginamit nila naman talagang grabe. Sabi kahit Grak ka pa, sinsipahin kita. Ginawang dingding yung Grak. Pinagbanda-bandahan lang ng bola ni Bruno, guys. Grabe naman pala talaga si Cronus mag-MM. At eto na nga, kukunin na po ni Cronus ang kanyang turtle. However, hindi na nakaramdam ang Ilocos Norte. Wala na sa loong mag-invade tuloy, mag-contest ng turtle. So, 419, 10,000 gold lead. Habang tumatagal, palaki na rin palaki ang lamang ng Ilocos Norte. Paano kaya babawiin nila nito? Akala ko download game lang yung una. Ngunit hindi pala, there goes the... Uy! Pana! Tumama kay Vamos! Pero wala. Masyado na malalim at masyado pa makulat. Hindi pa kakayanin. Kailangan mahuli ng Ilocos Norte si Bruno dito. Kaso paano nyo mahuhuli kung may Akai, tsaka may Sina, tsaka may Chopa na wala na nga si Ling dito na ko po? The damage and the pressure Pasig City is giving right now is just too much for Ilocos Norte to handle. And again, pumuputok talaga ang criticals ng Bruno's natin dito. Unstable na nga bigla si Cronus, pero si Johed na sa base mismo ng kalaban. Wala siyang pakialam. Makapitas ng isa, okay na yan. Oh, gusto niya na makapagpalitan ng base eh. Tinatabihan niya na yung throne ng kalaban. Gusto niya makapagpalitan. Grabe naman. Gusto atang tapusin ang less than 10 minutes. Nagmamadali.
ang ating Pasig City para matapos, ngunit hindi aabot ng ano, ano nga, matatapos na, sinisimpanan, direkta na ni Bruno, 10 minutes and 3 seconds, natapos ang laro, kala ko natapos sila below 10 minutes eh. Ngunit hindi. Akala ko nung una, de joke lang. Grabe naman yun. Napakalupet ng game na pinakita ng Pasig City natin dito. I thought